update mga bayan. Itong good morning po mga bayan, latest update rito po sa SLEX Toll Road 4 sa Package A sa may portion ng Santo Tomas, Batangas mga kabayan. Malapit lang po ito sa geothermal, sa may Bara Geothermal Power Plant dito po sa may Santo Tomas City, Batangas. Ngayon mga kabayan, tinambakan dito sa ereng ito, medyo mababa, no? Bali, yang tinanggal na lupa dyan, mga bayan, uusod dyan dito sa baba konti, sa likuran natin. Dahil naglatag na rin po sila doon ng mga rebars para sa gagawing concrete box culvert sa tapat mismo ng geothermal power plant dito po sa area ng Santo Tomas City, Batangas mga kabayan. So ngayon, ito po yung bundok na medyo patag na rin, no? Tinitibag na nila, binabawasan na nila yung lupa rito para itambak doon sa gagawing concrete box culvert malapit kasi medyo mababa roon. Ayan po yung bundok rito mga kabayan, napakaganda tingnan. Ayan po, doon po yan itambak mga kabayan. At yung bundok doon sa tinuturo natin, yung pingas na rin po yung pinakatuktok, babawasan pa rin yan mga bayan. So yan na lang po ang pinakalaking challenge dito sa Package A. Kasi yung baba ng bundok na yan, yan na po yung doon na po sa pinaka-entrada sa may SLEX TR3. No? So ito na lang po yung bundok na ito ay isa na lang. Kasi ito, medyo wala naman problema ito mga kabayan dahil puro lupa lang, mabilis lang po ito patagin. At itong bundok na ito, hindi naman gaano katarik at konting bawas lang. Kasi yung baba niyan mahabayan, pupuntahan natin dyan yung likod nitong mga kambundok na mga lupa na ito. So ngayon mahabayan, ipakita ko lang po sa inyo itong napakagandang view, no? Yung bundok sa kabila, hindi yan galawin, dito lang sa ating tapat, ayan po, pinaspasa na. At isilayan natin dyan yung mga kabahayan dyan sa baba. Ang kabahayan dyan na po yung bayan ng Santo Tomas City, Batangas. Samantalahin natin ngayon mga kabahayan, medyo uminit ngayong umaga. May akunti, ayan po yung kalangitan ay medyo maano na rin po. Medyo maitin na po ang taas, no? Ayan. Dito po, nag-resume na po dito pag backlash nitong lupa rito. Ang kagandahan nitong bundok na ito mga bayan, hindi masyadong matarik at puro lupa lang. Hindi gaya doon sa mismong Macban Interchange mga bayan, malapit yung boundary ng Macban at Alaminos, yung nilatagan na po ng concrete cement ay talaga namang solid ang bato. No, dito sa Package A, itong area na ito mga bayan, Package A po ito. No? Ito lang po yung medyo malaking challenge yung bundok rito, dalawa. Pero ito, wala na itong problema. Ang problema nito mga bayan, itong Package A, bandang Barangay San Antonio, mayroong ano doon, hindi pa magalaw-galaw. Yung Barangay San Antonio, kalapit na yan sa mismong Macban Interchange na putol pa rin sa hanggang ngayon. Yun po ang malaking challenge sa Package A na ito. No? Isang bundok na lang yung nakadungaw doon sa mismong SLEX TR3, yung kung saan nag-start itong SLEX TR4. No? Diyan na lang po dalawa ang tinik sa lalamunan itong SLEX Toll Road 4 na ito.
dahil itong package A ay yung baba nitong pinatag nito, patag na po yan mga bayan. So dito na lang po, konti na lang bawas nito. Konting tulak yung lupa din, alignment na. At isang bundok yung pinakita ko sa inyo kaganina, yun lang po ang malaking tinik dito sa package A. Yung San Antonio na putol pa hanggang ngayon, ayan, pinaspasa na ngayon dahil ayun po, basa po yung lupa. Dahil panay ulan-ulan. Tag-ulan na po kasi mga kabayan. Kaya medyo malaking challenge sa mga kontraktor. Kasi hindi yan sila makagalaw-galaw niyan, ganyan. Pagbasa ang lupa, ayan, bumabaon yung mismong mga heavy equipment. Ngayon, medyo gumanda ang panahon. Pero asahan natin, maya-maya, ayan po yung lupa o basa. O. Basa yung ilalim. Kung baon yung gulong ng bako na yan ay delikado, hindi makagalaw. Kaya ngayon, medyo okay pa. Pero yung langit ngayon, maitim na. Yan ang maraming challenge dito. Sa iba po na hindi pa nakapag-like, share, and subscribe, pakisubscribe na rin po mga kabayan. Pakihit na rin yung notification bell at huwag po tayo mag-skip sa ads mga kabayan. Ay napakalaking tulong na po yan ni 4K Studio sa ating pag-vlog, sa ating pagbiyahe, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ating mga OFW dyan, sa ating mga Pilipino migrant workers, shout out po kay Ma'am Amy Campbell. At sa ating kaibigan na si Christian Valencia. Shout out sa iyo, idol. Salamat sa support. Ayan po, mga bayan. Talagang pinaspasan na po rito sa area na package A. Hahabol po ito, mga bayan. No? Pero doon sa mismong circle, doon sa SLXTR3, yung pinaka-entrada nito, ay formado na rin po doon yung trumpet design. No? Ang gagawin pa roon mga bayan, maglagay pa sila ng pinakaposte sa gitna ng SLXTR3. No? Yan po mga bayan, yan no? Yung pinakagitna niyan, tapat ng mga poste both side po. Yung pinakagitna niyan, lalagyan po ng poste dyan para mas matibay yung tulay dyan na gagawin. Ayan po, kaya naglagay sila dyan sa kabilaan na diversion road bali. Kaya nila para nila yan. Kasi yung isang lane dyan sa gitna, maghuhukay sila dyan. Kaya abangan nyo yung ating update dyan sa paghukay nila dyan sa pinakagitna ng SLXTR3. Ayan, kaharap sa ating kamera ay yan na po yung barangay sa MSIM. Calamba City, Laguna, no? Ayan. Yan yung baba dyan mga bayan. Yan na yung papaklasin. Ayan na po yung siyudad ng Santo Tomas. Ayan. Ayan po yung South Luzon Expressway TR3. Ayan po, sa dulo mga bayan. At mabubusog ka rito sa mga tanawin. Kapag ito'y matapos na, ayan o, napakagandang view. Grabe. Yan na po yung siyudad ng Santo Tomas City, Batangas. Ha? Kaya chill lang kayo. Alam ko mga bayan ay maraming excited pag ito'y matapos. Magandang puspusan na ng paggawa rito. Dito pinapatag na rin yan sa baba.
drainage dito, tinapura na nila. Oh. Yan. At ito yung panambak, mga kapatid. Yan. Pagulatagan ng concrete cement, ito muna yung graba na ito. Ito yung ilalagay natin. Kitang kita po rin ito, mga kapatid. Tagay tayo. Yan, dinidiligan nila, mga kabayan. Ito na po yun, mga kabayan. Yan o, kita niyo ito. Ito protection po ito, yung net na ito sa itong mga lupa rito na hindi na siya aano rin ng tubig ulan. Ayan, tinutubuan na ng mga halaman, no? Ng mga damo-damo. Hanggang doon na po yan, mga kabayan. Kaya napakaganda tingnan nito. Pag ito ay tataas na po ito, di mataas po, no? Ayan. Dinidiligan nila. At pakita ko po sa inyo yung mismong Mount Makiling nasa taas natin. Ayan, oh. Yan po yung Mount Makiling sa taas, mga kabayan. Nabaluta ng park, no? Kaya hindi masyadong klaro. Ayan yung alignment ng dun. Yan na lang po yung bundok ang... Pag matibag yun, isang bundok na yan, mayroon pang isa yung doon sa bandang pinaka-entrada nitong SLEX TR4. Yan. Let's go! Parang wala ng hangin, mga kabayan. Ha? Parang gusto ko nang bumalik dito. At magpalipad na tayo ng drone dito. Hindi na masyadong mahangon dito, mga kabayan. Kitang-kita rito yung Tagaytay, oh. Yung Palace in the Sky, yung mismong Queen Lake.